Mga boss idol, panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Una nga ay tungkol naman sa balitang naniniwala ang ESPN na papasok na sa NBA si Kai Soto at ang balitang tuloy na ang paglalaro ni DeMarcus Cousins sa Los Angeles Lakers. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin to. Una nga tayong dumako ngayon mga boss idol sa balita kay DeMarcus Cousins. Kahit man nga nakuha ng Lakers ang talo kanina kontra sa kanilang kalaban na Dallas Mavericks sa second overtime ay hindi pa rin naman dito nainis ang mga fans dahil sa magandang ipinakita ng kanilang mga players. Bagkus ay mas iginigiit nga nila ngayon, mga boss idol, ang officiating meaning ang tawagan sa foul na kung saan nirereklamo nilang nadaya mismo ang Lakers dahil kung sakaling natawagan sana ng foul, ang game-winning shot ni Troy Brown Jr. ay sasapat sana iyon para manalo ang Los Angeles Lakers at hindi na umabot pa sa overtime. Ngunit gaya nga ng inaasahan ng marami, talo talaga ang Lakers kapag inaabot ng overtime. Kaya naman dahil dyan, bumagsak na naman nga ang record ngayon ng Lakers sa 13. Ngunit kahit man nga ganun, meron rin naman ngang good news ngayon si Shams Charania dahil ayon dito mga boss idol, magsisimula na nga daw mag-workout ang dalawang sentro sa Lakers na sina DeMarcus Cousins at Meyers Leonard. Meaning talagang sentro ang hinahanap ngayon ng Lakers. At syempre kung titignan natin, mas mataas pa rin ang chance ang makuha dito si DeMarcus Cousins. Samantala mga boss idol, tara na't dito naman tayo dumako sa pangalawang story at update na rin kay Kai Soto. Pagkatapos ngang bumalik ang Adelaide 36ers sa losing column sa kanilang pagkatalo sa Tasmania Jack Jumpers kahapon sa score na 98-82, ay maganda pa rin naman nga at decente pa rin na matatawag ang naging performance dito ni Kai Soto. First 5, 6 points, 7 rebounds sa loob ng 18 minuto na playing time. Kaya naman, kahit nga ang ESPN mga boss idol ay nagiging topic na rin naman lagi si Kai Soto tungkol sa improvements at its stats nito. Ika nga nila, malaki nga daw ang pinagbago ng minuto ni Kai Soto simula na mag-umpisa ang season. Nag-a-average na nga ito ngayon ng 12 minutes per game at inaasahan pa nilang tataas pa ito hanggang sa dulo ng season. Kaya naman, batay nga sa isang analyst, mas mataas nga daw ang porsyento ngayon ni Kai Soto na madrop na ngayong season sa NBA at syempre naniniwala rin naman nga ang ibang fans lalo pat kita naman nila na nag-i-improve na nga ang laro ng ating kababayan. At yan nga, nagtatapos ang ating video ngayon. Maraming maraming salamat po.